Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng October 27, 2023 na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang LPA na nasa labas po ng ating area of responsibility about 1,910 km east ng Mindanao. Hindi naman po ito nakitaan na maging bagyo pero kikilos palapit dito sa ating kapuluan at posibleng mag-landfall bilang LPA sa darating po na Martes na magdudulot ng mas maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita dito na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa matapos ang buwan na ito o hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Sa lagay po ng ating panahon ngayon, patuloy pa rin ang pag-ihip ng amihan dito po sa Northern Luzon, lalo na sa northern part at eastern part. Ngayong madaling araw ay generally fair weather sa malaking bahagi po ng ating bansa, maliliban lamang po sa mga tsansa ng mga isolated rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cagayan, Benguet, Pangasinan, Batangas, Lucena, Catanawan, Iloilo, Dumaguete, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, Butuan at Zamboanga Peninsula. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan lalo na po sa ilang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Central Visayas at ilang bahagi po ng Caraga. At mamayang hapon ay mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan lalo na po dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong parangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!